First day high ng mga estudyante dito sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, isa sa mga pinakamalaking high school sa buong Pilipinas. Noong isang taon, umabot sa 17,000 ang mga estudyante dito, pero ngayong school year ay nasa mahigit 15,000 lamang ang kanilang mga estudyante. Dahil pansamantala muna silang hindi tumanggap ng mga grade 11 students para ma-address yung issue ng congestion sa kanilang paaralan. Ang ginawa muna nila ay nirefer muna nila ang mga grade 11 students sa ibang mga paaralan na malapit dito. Hanggang sa ngayon ay may blended learning pa din sila kung saan may mga sections na 3 times lamang sila sa isang linggo nag-o-on-site, pero may mga sections din naman na 5 times a week sila nag-o-on-site. Isa sila sa mga paaralan ng Quezon City na nag-back to school ngayong Lunes, na una ng inanunsyo ng Quezon City LGU na may 15 paaralan sa syudad na hindi muna makakabalik sa paaralan ngayong Lunes dahil na din sa nagdaang bagyong kanina. Pero ngayon ay full force ang nasa 600 teaching personnel dito sa Batasan Hills National High School dahil sa pagkabalik ng kanilang mga estudyante. So far ay naging maayos naman ang kanilang first day dito. Tumaasa sila na hanggang mamayang second shift ay magiging maayos ang pagkabalik ng kanilang mga estudyante ngayong back to school na ang mga mag-aaral. Nag-strategize po ang school with coordination sa SDO na temporary wala muna yung aming grade 11, kasi maraming public schools nearby na kulang ng enrollee sa senior high, so nirefer muna namin lahat ng grade 11. So sa ngayon wala po kaming grade 11. Actually wala pong tulog, pero kasi nandito po yung excitement since I'm part of the Learner Government nga po. There's excitement na we will be able to meet the 90,000 students of the school and we'll still conduct activities with them. Okay, so po in terms of quality of education here in Batasan Hills National High School, talaga pong kwalidad ang binibigay na turo at saka lahat po ng ating mga kaguruan at mga school staffs, officials, ay talagang pinagpopokusan po yung quality ng education natin.